ipinatay ng hindi pa nakikilalang salarin si Sarasa at nag-iwan ng isang mensahe na nabasa ni Corolo. Ang mensahe ay sinadya upang makaakit ng atensyon. Itinuturing ng salarin na isa itong likhang sining. Ang salarin ay kumuha ng video kung paano nila ginawa ang krimen na nagbigay ng idea kay Corolo upang gumawa ng isang plano. Gumawa siya ng isang plano upang mahuli ang salarin. Kabilang sa kanyang plano ang paggawa ng isang dark website kung saan aakitin ang mga taong itinuturing isang likhang sining ang pagpaslang. Sa mga karakter na lumabas sa Hunter x Hunter, si Chirinich ang may katulad na interes. Siya ay passionate tungkol sa pagkolekta ng mga bahagi ng katawan ng tao bilang mga gawa ng sining. May hawak na maraming pula ng mata at nagtatala ng mga video na naipost sa dark website. Malamang ang website na iyon ay ang website na ginawa ng mga spider para magkalat ng lambat para mahuli ang mga pumatay kay Sarasa. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit si Chirinich ang hinihinalang tao na may malaking kinalaman sa pagpaslang kay Sarasa. Aalamin din natin ang posibleng dahilan kung bakit pinaslang ng spider ang angkan ni Kurapika na Kurtaklan. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ishare ang ating mga videos. Gumagawa ako ng malaliman na pagtatalakay sa paborito nating Hunter x Hunter. I-follow ang ating FB page para sa mas madami pang ganitong klaseng content. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka-Hunter. Sa chapter 343, sinabi ni Misai Storm kay Kurapika na mayroong isang dark website kung saan ang mga taong may partikular na fetish sa isang partikular na libangan ay lihim na nagtitipon. Ang dark website na ito, marahil ang website na ginawa ng Phantom Troop. Halos kalahating taon na ang nakakalipas, ipinakita doon ang footage ng isang malaking bilang ng pulang mata ng Kuruta na isinumite sa Hunter Association. At si Kurapika ay bigong malaman kung sino ang nagmamay-ari noon. Ibinunyag ni Misai Storm na ang ika-apat na prinsipe ng Kakin Empire ang nagmamay-ari nito. At ito nga ay si Prinsipe Chirinich Huiguru. Dahil sa mga pahayag na ito ni Misai Storm, nagpapahiwatig na hindi lang si Kurapika ang naghahanap kay Prinsipe Chirinich. Hinahanap din siya ng grupong spider at posibleng hindi kayamanan ang pakay ng grupo sa pagsampa nila sa barko ng Black Whale. Maaaring dahil ito sa pag-upload ni Chirinich ng video sa kanilang dark website na naglalaman ng madaming bilang ng mga kakaibang bahagi ng katawan ng tao, kabilang dito ang mga pulang mata ng Kuruta na alam naman natin na spider ang may kagagawan dito sa pagkuha ng mga ito at saka ibinenta sa subastahan. Sa chapter 397, bago pa man mabuo ang grupo ng spider, ipinakitang umalis si Sheila sa pag-uusap ng grupo. Si Sheila ay isang malapit na kaibigan ni Sarasa, pagkatapos ay sinabi ni Corolo na paglipas ng 3 taon, papatay siya ng madaming tao. Ito ay bahagi ng kanyang plano upang mas lalong mapalapit sa mga kriminal na pumaslang kay Sarasa. Lumalabas na naging kabilang ang angkan ng Kuruta sa malawakang pagpaslang na pinaplano ni Corolo. At sa tingin ko din, ang mga taong papaslangin ni Corolo ay yung mga taong may kakaibang bahagi ng parte ng katawan katulad ng pulang mata ng Kuruta. Hindi aksidente ang pagkakaligaw ni Sheila sa Lukso Province kung saan nakatira ang angkan ni Kurapika. Dahil matapos nito mapadpad sa lungga ng tribo at maibigay ang libro, saka nagkaroon ng pagnanasa si Kurapika at Pyro na lumabas sa kanilang libdib na lugar. Ang Kurtaklan ay mas pinipiling maging tago ang pagkakailanlan dahil sa kakaiba nilang mata sa tuwing sila ay nagagalit. Malamang ay plano ni Sheila na maging lantad ang Kurtaklan upang maging isa sa target ng grupong spider dahil perpektong target ang mga ito para sa kanilang plano. Dahil kung makukuha nila ang napakahalagang mga mata nito na ipapakalat sa auction, kokolektahin ito ng mga taong itinuturing likhang sining ang bahagi ng mga katawan ng tao at posibleng makakuha sila ng lead dito upang mahanap nila ang pumaslang kay Sarasa. Sa isang maiksing paliwanag, papaslangin ng spider ang mga taong may kakaibang bahagi ng katawan, ibebenta sa subastahan at kung ang bibili nito ay kukuha ng isang video at mag-a-upload sa kanilang website na ginawa, makakakuha sila ng impormasyon para mahanap ang salarin. Isa sa katangian ng salarin na hinahanap ng grupo ay ang pagkuha nito ng video sa bahagi ng bangkay ng katawan ng kanilang mga biktima. Maraming ebidensya na si Chirinich ang kanilang mismong hinahanap.
Isa sa mga sumusuportang ebidensya dito ay makikita sa chapter 345. Ang sinasabi ni Cherenich sa kanyang mga pangungusap ay talagang nagbibigay diin sa metapora na sining. Ang sining ang parehong pinapalagay ni Corollo ang dahilan sa likod ng malagim na pagkamatay ni Sarasa. At sa chapter 348, kung saan makikita si Cherenich ang tungkol sa kanyang pananaw sa sining, makikita din natin kung paano niya ito pinapahalagahan sa anyo ng mga larawan o video na kinukuhanan niya gamit ang kanyang mga cellphone. Makikita din sa kabanata ang kanyang tattoo artist na pumipinta sa bangkay na katawan ng kanyang biktima. Ang tattoo artist ay may pagkakahalintulad sa sindikatong kumukuha ng mga bata sa Meteor City na ipinakita din bago mawala si Sarasa sa kakahuyan ng Yuga Forest. Ang tattoo artist din ay dating miyembro ng Haley family na nagtatatak sa mga private soldier ni Cherenich. Si Cherenich mismo ay isang benefactor sa Haley family. Sa tingin ko ay inutusan ni Cherenich itong tattoo artist na kumuha ng bata para maging kanyang biktima at nagkataon na si Sarasa ang kanilang naging target. Makikita ang pagkakahalintulad ng aksyon na ito kung paano inutusan ni Cherenich ang isa sa kanyang private soldier para kumuha ng kanyang biktima na papaslangin at pagpuputol-putulin ang bahagi ng katawan na gaya ng ginawa niya kay Sarasa. Ang mga pahayag na ito ay kinakailangan pa ng madami pang diskusyon. Ngunit 100% para sa akin ay malaki talaga ang kinalaman ni Cherenich sa pagkamatay ni Sarasa. Isang madugong paghihiganti ang naghihintay sa mga susunod pang kabanata. Asahan niyong palagi tayong magbibigay ng update tungkol dito. At dahil umabot kayo sa dulo ng ating video, ay deserve mong maging bahagi ng grupong PHA Generyodan. Available dito lamang sa ating FB page. I-message lamang ang sukat na inyong napili. Magbayad gamit ang GCash, ibigay ang contact details, address, kung saan namin ipapadala. At boom! Miyembro ka na. At para sa mga sharer ng video natin, ay mamimili ako kada buwan ng isang ka-hunter na mabibigyan ng libreng t-shirt at membership sa pagiging PHA Generyodan. Kaya't palaging ishare ang ating video para malaki ang chance na manalo. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na i-follow niyo naman ang isang kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.